Isang taong gulang na batang lalaki ang hinihinalang namatay sa COVID-19 sa Sultan Kudarat. Sa Pulubulok South Cotabato naman, halos 700 na ang na-trace ng LGU na may close contact sa pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 sa Pulubulok South Cotabato. Nagpapatrol si Francis Canlas. Umabot na sa 694 ang na-contact trace ng health authorities ng South Cotabato na nakasalamuha ng 25 anyos na lalaking nagpositibo sa coronavirus disease sa bayan ng Pulumulok. Ayon kay Mayor Honey Lumayagmati, inabisuhan na silang lahat na sumailalim sa istriktong home quarantine. Istrikto silang imo-monitor ng Barangay Health Emergency Response Team ng bayan. 10 sa pamilya na nagpositibong kaso ay isinailalim na sa swab test. Aminado naman ang alkalde na mahihirapan pa na isailalim ang lahat sa swab test. All of these individuals were advised to home quarantine, strictly monitored by all the BHERDs para malaman natin kung meron mga symptomatic sa kanila. So far, wala pa namang nag-report na BHERD na may mga symptoms. Nasa stable na kondisyon na ang pasyente na patuloy na naka-isolate sa isolation facility ng munisipyo. Naka-lockdown pa rin ang buong bayan ng Pulumulok hanggang sa Mayo 26, kaya limitado ang galaw ng mga residente. We would like to do more tests, but the facility, the lab kasi is not under the municipality. So mag-agad rami kung dawato nila o kung sapot nila ma-process. So kana ang problema. So kami karon nag-rely record nga unta, kung katong nauna na mo nga close contact yun, katong kauban niya sa iyang balay, mm-hmm. na mubalik o sa itong mga test ato, resulta, isang sa DOH, and then hopefully negative yun siya. So karon mag-rely rami o sa mga symptoms, sa kung naay mga patsag na symptoms ang mga naka-close contact ani. Samantala sa Sultan Kudarat, hinihinalang namatay sa COVID-19 ng isang taong gulang na batang lalaki. Namatay siya noong May 20 dahil sa community acquired pneumonia high-risk hypoxia. Nakuna na siya ng swab test pero pending pa ang resulta nito. Wala pa po yung result. Kasi kahapon ko, kagabi ko na po yung na-code. Ang 1-year-old na batang lalaki ay ka-38 na namatay sa South Surgeon Region. Batay naman sa COVID-19 tracker ng Region 12, walang naidagdag na bagong COVID-19 positive sa rehiyon pero 71 ang suspect cases na admitted at 276 ang outpatient na suspect case na minomonitor ngayon. 23 naman ang naitalang positive cases at 14 dito ay nakarecover na sa COVID-19. Francis Canlas, ABS-CBN News.